Isang magandang araw po sa bawat isa na nakikinig sa School of Church Builder, at ang biyaya po ng Panginoon ang patuloy na sa atin. And thank you sa pagkakataon po na ipinagkaloob ng ating mentor and spiritual father, ang director po ng School of Church Builder na si Pastor Wilbert Butial, sa pagkakataon na ipinagkaloob niya po na muling makapagbahagi ng salita ng Panginoon sa araw na to. Ganun din po sa kanyang wife at sa kanyang pamilya na patuloy pong sumusuporta sa assignment na ipinapagawa ng Panginoon sa kanya. So dito po sa 1 Thessalonians 2:13, "For this reason we also thank God without ceasing, because when you received the word of God which you heard from us, you welcomed it not as the word of men, but as it is in truth the word of God, which also effectively works in you who believe." Sa hapon pong ito, samahan niyo po ako sa pananalangin. Aming Ama sa Langit, tunay po nagpapasalamat kami sa iyo pong paggawa at patuloy na working out, Panginoon, sa aming buhay. Tunay, Lord, na ikaw po ang siyang manguna. Salamat sa kapahayagan. Open the scriptures for us, at patuloy po na ang spirit of wisdom and understanding ang patuloy po na makamtan ng bawat isa na willing po natanggapin as it is your word, Panginoon, na akin pong na ibabahagi po ng iyong lingkod sa hapong ito. Pagpalain mo po ang bawat isa, at ikaw po ang maluwalhati sa aming pagtitipon, sa pangalan ni Jesus. So, sabi po dito sa Ephesians 2:10, sabi nga po eh, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." At makita po natin, dito ay mayroon pong sa ating pong araw-araw na pamumuhay. So, i-evaluate po natin ang ating sarili na ilang oras po ba ang ating ginugugol na sa trabaho, kung gusto po natin yung ating trabaho at bakit. Okay? So, ilang oras po. Hindi yung basta nagtrabaho ka lang ng 8 oras o 12 oras. Pero sabi nga po, kampante ka o yung kontento ka doon sa trabaho mo, ilang oras ka na nagtatrabaho at bakit. Ngayon, sa isang araw naman na yun pong how many hours, sabi na natin isang linggo, should a person work who hates his job and why? May mga tao po na natanggap sa trabaho na hindi po gusto ang kanilang trabaho, pero nagtatrabaho pa din. So, alam na po natin na bakit nagtatrabaho, dahil kailangan lang po ng merong pagkakakitaan. So, if you did not have to work, what would you do? Okay, so yan po yung mga katanungan natin, lalo na itong nag-pandemic na maraming nawala ng trabaho, yung dati mga may trabaho, napa-stay na lang sa bahay, o naging nabago yung kanilang workplace na dati ay pumapasok sa opisina, ngayon po ay nasa tahanan na lang. So, may advantage at disadvantage naman po ang makita natin sa sa loob ng mahigit na 2 taon. So, isang tanong pa po, how many hours a day should a person allocate to work out what God is working in you? Kung paano pong binasa natin sa Ephesians 2 verse 10, na tayo po ay workmanship ng Panginoon, created in Christ Jesus for good works. So, yun po nga, sa pang-araw-araw o pag kami mga pagkakataon po, gaano po yung ginugugol natin na yung sa ating driving progress, yung atin pong pagsunod o yung kung tayo ay nagmamaneho ng sasakyan, gaano po yung ating progreso na nagagawa sa ating pagdadrive. Hindi na po ba kayo yung singit ng singit pag may pagkakataon at yung lumalampas sa
limit o yung pong speed limit na itinakda ng ating ahensya ng gobyerno. Studying progress sa mga estudyante at ganun din po sa mga empleyado na patuloy po yung pag-aaral para po sa upgrading ng kanilang kaalaman sa kanilang pinagtatrabahuhan or sa kanila pong kurso. Working progress, so kasama na po dyan yung patuloy po na kung may ginagawa tayo, may mga nababago sa ating ginagawa o mga paraan. Especially ngayong nag-pandemic, kailangan matuto tayo kung paano gumamit ng mga gadget, ang mga adjustment na kailangan po nating gawin. Gaming progress, yan. Mga kabataan, gaano na yung progreso nyo pagdating sa gaming? At nakakatulong ba ito sa kalusugan nyo? Baka mas mahaba yung oras nyo sa gaming kaysa sa pag-aaral ay mag-isip-isip na kayo. Wisdom progress, may natutunan ba kayo nitong nag-pandemic at sa pang-araw-araw na nararanasan natin sa buhay? Memorizing progress, sino po dito yung nagkakaroon ng memory verse every day? At gaano na po yung nare-retain? Nababanggit nyo po ba? Lumalabas ba sa bibig nyo, hindi lang sa memorya, kundi lumalabas ba sa bibig nyo, hindi lang pag may time na pangangailangan, kundi mismong nasa inyo na. At yun pong commitment progress. So yung commitment, marami po yan, relationship sa pamilya, sa mag-asawa, sa mag-boyfriend, relationship sa mga anak. Ano po yung commitment nyo? At relationship even sa workplace. So sa hapon pong ito, ay pag-usapan po natin. At ang ibabahagi ko po is, I am a work in progress, just that unfinished. So, itong mga nakaraang SCB po natin na streaming, ay sabi ko nga, Lord, isa yung sinasabi mo sa amin at isa lang yung mensahe na nais mong ipahatid sa amin. Na kailangan kami talaga ay gumawa at patuloy pong gagawa dahil ikaw po ang unang may ginawa sa buhay namin. Kung paano nga po na yung Ephesians 2:10 na siya sabi nga ay tayo yung kanyang workmanship na tayo ay nilikha para kay Jesus Christ for good works. Hindi lang basta work, pero good works na ipinirepare ng Panginoon beforehand that we should walk. Pinirepare ng Lord, pero kailangan nating lakaran. Hindi lang nakaprepare. Diba? Pagka nagprepare ka ng pagkain sa mesa at hindi naman kinain ng mga pinaghainan mo, di bali, wala din yung pagkain. So, ganun din po, may pinirepare ang Panginoon para lakaran natin. Ang tanong, nilalakaran ba natin? Dito po sa 1 Chronicles 28 verse 9 ng New King James Version, sabi po dito, "As for you, my son Solomon, know the God of your father and serve Him with a loyal heart and with a willing mind." So, yun po yung instruction na kay Solomon. Sabi nga po, kilalanin niya yung Diyos ng kanyang ama. Hindi po lahat ng mga pamilyang Kristiyano na ang kanilang ama't ina ay nakakilala sa Panginoon, ay nakakilala na rin po yung mga anak. So, kailangan ipakilala pa rin at ipaalam sino si Jesus the moment na nasa tamang edad na po yung mga anak. Yes, lumaki sa church, pero hindi po porket lumaki sa church, alam na rin at kilala ko sino yung Panginoon ng kanilang mga magulang. "For the Lord searches all hearts and understands all the intent of the thoughts. If you seek Him, He will be found by you, but if you forsake Him, He will cast you off forever." So yun yung hindi po natin gustong mangyari na sa atin pong mga pamumuhay dito sa lupa habang hindi pa dumarating ang Panginoon, makast off forever tayo kung hindi po natin makikilala ang Panginoong Jesus. So God is the one who searches our heart, but we are the one to evaluate ourselves every day, how and when we are in our walk with God.
Tinatanong po ba natin ang ating sarili, Lord, nasaan na ba ako sa paglakad ko sa iyo? Sa iyong mga daan, sa iyong pinirepair na lalakaran ko, nakakasunod po ba ako? Tapos, for those who are listening without a personal relationship to Jesus and do have a religion, where does your religion takes you or take you? Hindi po natin kayo isineseparate or ina-isolate, pero galing din po kasi ako dyan. Saan po tayo dinadala ng ating religion? Feeling nyo ba ay mas malapit kayo sa Panginoon? Feeling nyo ba ay mas nakilala nyo ng higit ang Panginoon? So, God can correct our motives if it is not aligned to His will and His way and not according to the reasons why we are listening every day sa mga SCB tribe po at sa mga believers. Why we attend or are attending every services and gatherings, especially po doon sa mga meron ng face-to-face na pag-gather after more than 2 years na hindi po nakapagtipon-tipon ng face-to-face. Mapalad po kayo. At kami ay hanggang ngayon ay online pa rin. Pero isang biyaya po ng Panginoon na nagpapatuloy. So the moment we repent and come to know and continue to know all the way, hindi po halfway, and be submissive to Jesus Christ and the working of the Holy Spirit, which was given by God the Father, we are in for the journey of a work in progress. So, makita po natin dito sa 2 Timothy 2:14-19 ng The Message Bible, repeat these basic essentials over and over to God's people. Warn them before God against pious nitpicking which chips away at the faith. It just wears everyone out. Concentrate on doing your best for God. Work you won't be ashamed of, laying out the truth plain and simple. Stay clear of pious talks that is only talk. Words that are not mere words, you know. If you're not backed up or backed by a godly life, they accumulate as poison in the soul. Hymenaeus and Philetus are examples, throwing believers off stride and missing the truth by a mile by saying the resurrection is over and done with. Meanwhile, God's firm foundation is as firm as ever. These sentences engraved on the stones. God knows who belongs to Him. Steer clear of evil, all of you who name God as God. So may warning na po dito sa sulat kay Timothy, at maging yung reminder po at naibabahagi sa atin ni Pastor Wilbert na yung dito po sa last days na ating nilalakaran, yun pong spirit of deception, that even sabi nga ibahagya na lang makaligtas yung mga nakakilala sa Panginoon, lalo na kung hindi po natin winwork out ano yung winwork in sa atin ng Panginoon. Dito po sa 1 Chronicles 28:21, here are the divisions of the priests and the Levites for all the service of the house of God. And every willing craftsman will be with you for all manner of workmanship, for every kind of service, also the leaders and all the people will be completely at your command. So makita po natin na meron pong ipinapagawa at ipapagawa pa sa atin ng Panginoon. Kaya nga po from Old Testament hanggang New Testament ay pinapakita po niya na kailangan nating gawin yung mga bagay na pinapagawa niya, at sabi nga kung siya po ang nagpagawa, lahat ng resources na kakailanganan natin, hindi lang sa finances but even yung human resources, even yung mga kinakailangan upang kung ano yung binibuild ng Panginoon ay matapos sa kanyang timing, okay, sa timeline niya at hindi yung sa timeline natin. So makita po natin na kinakailangan po nating gumawa. Sabi nga po dito ni David
Richo na sabi niya, a healthy person is not perfect, but perfectible, meaning capable of improvement or perfection. Not a done deal, but a work in progress. Staying healthy takes discipline. So takes discipline, work, and patience, which is why our life is a journey, and perforce, or yun pong hindi po natin mai-escape inescapably, a heroic or yung valiant, brave one. So makita po natin dito na yung pong a healthy person is not perfect but perfectible. So kung paano pong ang Diyos natin ay perpekto, tinawag din po niya tayo para maging perpekto. Kaya lang nagkaroon ng minsan maling pagkaunawa na yung iba kaya ayaw mo nang sumama sa church or sa church building na pupuntahan is dahil makasalanan siya. So lahat po nung nasa church, mga dating makasalanan na tinanggap po yung kaligtasan na laan ng Panginoon. So, sabi naman po ni SAR, an unhealthy person needs attention and caring. He or she, like a healthy person, is not a done deal but can be a work in progress. When someone healthy commits to take time to care and attend to their needs, spiritually, physically, emotionally, mentally, and sometimes financially. So, may mga unhealthy people po tayong nasa ating kapaligiran. Hindi po unhealthy in the sense ng laging may sakit, pero alam na po natin na ang pinakamatinding sakit sa sanlibutan ay yun pong sakit ng kasalanan. So, 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor in labor is not in vain in the Lord. So, being a disciple of Christ and connected strongly to the carrier of our grace, or your grace, of my grace, never ever give up hoping, praying, encouraging, and having faith for our loved ones who doesn't surrender yet their lives to the Lordship of Jesus Christ. God is faithful to fulfill His promise. Jesus never gave up on us, that is why we are saved. At tayo po ay tumugon doon sa paanyaya. Sa Acts 16:31, so they said, before, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. At dito po sa Acts 11:1-10 ng The Message, makita po natin na how God has broken through. The news traveled fast, and in no time the leaders and friends back in Jerusalem heard about it, heard that the non-Jewish outsiders were now in. Okay, so dito po makita natin na yung mga naging Kristiyano na ay nabalitaan na yung mga hintil ay naliligtas na rin. So when Peter got back to Jerusalem, some of his old associates, concerned about circumcision, called him on the carpet, "What do you think you're doing, rubbing shoulders with that crowd, eating what is prohibited, and ruining our good name?" So yung pinakahuli po ang concern, and ruining our good name. Okay? So, sa panahon po natin, ayaw masira ang kanilang magandang pangalan. Mapa-organization yan or mapa-tao. Okay? So, yung lalo na pagpamilya, sinisira mo ang pangalan ng ating pamilya dahil napaka-importante po ng apelyido. Sabi nga eh, noong Old Testament, wala pong apelyido ang mga tao, o noong mga nakaraang panahon, wala pong apelyido ang mga tao, kaya ang tinatanong, sino ang tatay niyan? Napaka-importante pong malaman kung sino yung tatay. So, verse 4 to 6 ng Acts 11, sabi po dito, so Peter, starting from the beginning, laid it out for them step by step. Recently, I was in the town of Joppa praying. I fell into a trance and saw a vision. Something like a huge blanket lowered by ropes at its four corners came out of heaven and settled on the ground in front of me. Milling around in the blanket are
were farm animals, wild animals, reptiles, birds, you name it, it was there. Fascinated, I took it all in. Then I heard a voice, go to it, Peter, kill and eat. I said, oh no, master, I've never so much as tasted food that was not kosher. The voice spoke again, if God says it's okay, it's okay. This happened 3 times and then the blanket was pulled back into the sky. Then sa verse 11 to 14 po ng Acts 11, just then, 3 men showed up at the house where I was staying and from Caesarea to get me. The Spirit told me to go with them, no questions asked. So I went with them, I and 6 friends, to the man who had sent for me. He told us how he had seen an angel right in his own house. Real as his next door neighbor, saying, send to Joppa and get Simon, the one they call Peter. He'll tell you something that will save your life. In fact, you and you and everyone you cared for. At sa New King James Version po, in verse 14, who will tell you words by which you and all your households will be saved? So makita po natin na huwag ho tayong gi-give up. We hear messages of how God prunes and aligns His sons and daughters on what His will are and He is preparing each one of us who is willing and committed. Hindi po lahat na nagsasabing Kristiyano, pero yun pong nagkukumit lang at patuloy pong willing na kung ano yung pinirepair ng Panginoon ay mag-a-undergo rin tayo ng preparation. At makita po natin, if we recognize that we are a work in progress, then we need to do our part to make things happen, and it involves our active participation and cooperation in what God is doing in our season and what He requires on our part. So overview po, ano po ba ang nire-require ng Panginoon sa part po natin? Unang-una, do our best to become the workman approved by God. Pangalawa, we need to possess the mind to work. Pangatlo, we need to be alert for golden opportunities. Pang-apat, we need to observe the life of others and learn from them. Pang-lima, we need to take the challenge for growth and maturity. Pang-anim, we need to inspire others through our initiative. And pang-pito, never retreat, never surrender. So, punta po tayo sa journey natin in being a work in progress, not a work to regress or in regress or in pagbabackslide po. So, in progress po tayo dapat, in advancement, kumbaga. So, what God requires on our part? So, unang-una, God requires us to do our best to become the workman approved by God. So, makita po natin, maging sa secular at maging sa ministry, meron lang pong dalawang uri ng workman na makikita po natin. So, kahit gaano karami yan, unang-una po, anong domain man kayo naroroon ngayon, mapa-business, mapa mga opisina ng gobyerno or privado, ay makita po natin na dalawang klaseng tao lang yung makikita po natin sa workplace or even sa ministry. So, ano po yung dalawang klaseng tao? Approve or disapprove. Okay. Approve workmen or disapprove workmen. At nakita po natin na kung paanong ini-evaluate ng mga earthly employers ang kanilang mga empleyado. Kaya nga po nung nag-pandemic ay marami pong natanggal sa trabaho or naalis sa trabaho. At syempre, ang ititira po ng mga employer ay yung the best na alam nilang maaasahan nila.
So, yun pong Philippians 2 verse 7, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Na pag atin pong inisip, ay sino ba yung pinaglilingkuran natin? Sino ba yung employer natin? Yun bang employer natin na tao o mismong ang Panginoon? Kung ginagawa po natin yung ating trabaho, kung paano nga po yung unang tanong, na gaano po yung time na ina-allocate natin kung tayo po ay masaya sa ating trabaho at bakit? At pangalawa, yun pong hindi masaya sa trabaho, bakit din? At yung pangatlo, kung wala kang trabaho, bakit din? Oh, marami pong katwiran maibibigay ang mga tao dyan, kahit Kristiyano. At dito naman po sa 1 Thessalonians 2:4, but as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, even so we speak not as pleasing men, but God who tests our hearts. So makita po natin na the moment na may ginagawa tayo sa Panginoon, mapaministry man yan, maging sa atin pong pamilya unang-una, ay natutuwa ba ang Panginoon? Yan po yung pinakalaging question na kailangan nating masagot. Natutuwa ba ang Panginoon sa ginagawa ko sa araw na to? Natutuwa ba ang Panginoon kung ako ay nagtatrabaho? At natutuwa rin ba yung boss ko or yung nakakataas sa akin? Or kung ikaw naman yung boss, natutuwa ba yung mga empleyado ko na ako ang kanilang boss? So, areas that we need to do our best. So, do our best to develop a right attitude and a positive mind and approach every day of our lives. Hindi po someday lang. Some days lang na kung kailangan gumawa, magkaroon ng right attitude. Every day po. Kasi every day, nakikita naman tayo ng Panginoon eh. Ano yung ginagawa natin? Ano yung sinasabi natin? Ano yung iniisip natin? Ano yung attitude natin? Pag may mga pangyayari sa buhay natin, beyond our control or nasa control din natin, ano yung nagiging reaction natin? Tama ba o mali? Kung paano pong itinuro sa atin yung dapat na right attitude or yung right decision na mga kailangan gawin. Dito po sa Psalms 102-3 ng New King James Version, yung pong promised faithfulness to the Lord. I will behave wisely in a perfect way. Oh, when will you come to me? Sabi po ng salmista, I will walk within my house with a perfect heart. I will set nothing wicked before my eyes. I hate the work of those who fall away. It shall not cling to me. A perverse heart shall depart from me. I will not know wickedness. Whoever secretly slander his neighbors, him I will destroy. The one who has a haughty look and a proud heart, him I will not endure. At dito po sa Psalms 10 verse 6 to 8, 101, 6 to 8 ng New King James Version, my eyes shall be on the faithful of the land that they may dwell with me. He who walks in a perfect way, he shall serve me. He who works deceit shall not dwell within my house. He who tells lies shall not continue in my presence. Early I will destroy all the wicked of the land, that I may cut off the evildoers from the city of the Lord. So makita po natin na hindi po nais ng Panginoon. Kumbaga may pinipili ang Panginoon kung paano nga sinabi sa John 15:16 na siya po yung pumili sa atin. Kaya lang ano po yung ginawa niya, ginagawa natin sa pagpili sa atin ng Panginoon. Are we a work in progress? Dito po sa mga awit 101:2-8 ng Mabuting Balita Biblia, ang aking susunding lagi ay ugaling walang kapintasan. Kailan ka kaya darating sa akit, ako'y lalapitan. Malinis ang budhing, mamumuhay ako sa aking tahanan. Sa buhay kong ito, ang gawang masamay di ko tutulutan. Ang sino mang taong gawa ay masama, di ko sasamahan. Di ko papansinin kung sino man siyang ang Diyos ay
kalaban. Aking sisikapin na ang masunod ko'y ang gawaing tapat, maging sa isipan, di ko iisipin ang gawaing di tumpak. Siyang naninira ng kanyang kapwa'y aking wawasakin, di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kung tumingin. So, ingat ho tayo sa ating mga mata, sa pagtingin-tingin. Ang lahat ng taong magtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. Sa aking palasyo ay papayagan ko na doon tumira. Kung tunay na tapat, ay tutulutan ko na maglingkod sila. So, kung paano pong ang presidente natin ay pumili ng kanyang mga makakasama sa kanyang gabinete. Okay, so meron po siyang standard din ng pagpili kung paanong ang Panginoon o sabihin na natin yung hari, merong standard, ang presidente may standard, lalo na po ang Panginoon natin sa pagpili sa kanyang mga manggagawa. Sa aking palasyo, yaong sinungaling di ko papayagan, sa aking presensya ang mapagkunwari di ko tutulutan. Lahat ng masama, araw-araw sila'y aking wawasakin. Lahat ng masama sa lungsod ni Yahweh ay palalayasin. So makita po natin na nais ng Panginoon ang isang tapat na pamamalakad, unang-una sa ating gobyerno, sa ating sambahayan, sa ating pong iglesia at sa mga business establishment na meron po ang mundo. Kaya nga po inilagay ang mga Kristiyano. Ang tanong, isa ka ba sa mga manggagawang approved by God na ginagawa yung assignment mo sa domain na kung saan ikaw ay naroroon? Dito po sa Psalms 1 to 8, I'm finding, the Message version po ito, I'm finding my way down the road of bright living. So, isang salmo lang po ito sa mga salmo pero iba-ibang version. But how long before you show up? I'm doing the very best I can and I'm doing it at home where it counts. I refuse to take a second look at corrupting people and degrading things. I reject made in Canaan goods. Stay clear of contamination. And the crooked in heart keep their distance. I refuse to shake hands with them who plan evil. I put a gag on the gossip who badmouth his neighbor. I can't stand arrogance, but I have my eye on salt of the earth people. They're the ones I want working with me. Men and women on the straight and narrow, these are the ones I want at my side. But no one who traffics in lies gets a job with me. I have no patience with them, with liars. I've rounded up all the wicked like cattle and herded them right out of the country. I purge God's city of all who make a business of evil. So, mayroon po tayong sample niyan, ang city of Taguig. Although, papunta pa rin pa po. May hindi pa tapos lahat. So, do our best to challenge and kasama po ito sa atin pong mga areas. So, do our best to challenge and make changes in the routine ways we are doing things. So, kung paanong yung una po na ating dapat gawin ay yun pong maging approved man or workman ng Panginoon. Pangalawa, we should do our best to challenge and make changes in the routine ways we are doing things. Kung paanong sinabi ko nga po na nitong nag-pandemic, kailangan nating matuto kung paanong gumamit, mag-fund transfer, mag-cash in, at mga iba-iba pang bagay upang ma-improve at patuloy pong makasabay sa atin pong mga changes, sa atin pong the way we do yung things, yung routine na natin before na hindi pa pandemic, hindi na umubra or bihira ng umubra ngayong pandemic, nung nag-pandemic na, kaya kailangan nating matuto.
So, Psalms 18, 30 to 34 ng New King James Version, "It is God who arms me with strength and makes my way perfect. He makes my feet like the feet of deer and sets me on my high places. He teaches my hands to make war so that my arms can bend a bow of bronze." So, yun pong sabihin natin pag-a-update at upgrade natin sa paggamit po ng mga bagay, sa paggawa ng mga bagay, even yung pagsasubmit ng mga requirements sa ating gobyerno, maging sa requirements po ng church. Naranasan po natin yan, na ultimo yung pagsasubmit sa SEC, yung mga legal na papel na kinakailangan natin submit as a church, ay puro online na po. Okay? Kaya malaking adjustment din po sa church at even sa mga nagbi-business. So, ano pa po ang pangalawang requirement ng Panginoon para po on our part? So, pangalawa, God requires us to possess the mind to work. So, God requires us to possess the mind to work. At makita po natin dito sa Genesis 2 verse 5 to 7 ng The Message Bible, na at the time God made earth and heaven before any grasses or shrubs had sprouted from the ground, God hadn't yet sent rain on earth. Ito po yung naituro ni Pastor Wilbert. "Nor was there anyone around to work the ground. The whole earth was watered by underground springs." Kaya wala pa pong ulan. "God formed man out of dirt from the ground and blew into his nostrils the breath of life. The man came alive, a living soul." So, ito po yung pagkalikha ng unang nilalang. At dito po sa Genesis 2:15 ng The Message Bible, "God took the man and set him down in the Garden of Eden to work the ground and keep it in order." Kung paano pong sa managing our finances well, kasama po na ito yung unang trabaho ng ni Adan, na unang nilalang ng Panginoon, na sabi nga yung work the ground, ibig sabihin kung hindi man nagkasala ang tao at pwede na lang tayo mamitas at kumain, pero sabi nga keep it in order. Work the ground, keep it in order. So, syempre, pagka binunot mo yung pananim at kinain mo, kailangan mo magtanim ulit para may mabunot ka ulit. Kaya nga, yun pong yung managing skills ay kinakailangan po natin. Kasama na po dyan, yung pagmamanage ng ating pamilya. Parents, work out to your children what God is working in you. Hindi po pwedeng i-work out ng magulang sa anak kung hindi po niya we work out din yung kung ano yung ginagawa sa kanya ng Panginoon. At nakikita po yan ng mga anak. Nung minsan kasama po ako sa sharing ng mga youth, ay kasama po nila na na-i-open nila na akala nila pag Kristiyano na yung magulang nila, Kristiyano na rin sila or born again na rin sila. Pero habang lumalaki po, ay doon nila na unawaan. Kaya po, wag na natin isipin na porket laking church alam na niya lahat. Okay? So, kailangan pong ipaunawa, bigyan ng pangunawa ang mga bata. So, children, be a responsible child to your parents. What God is working in you, use it to help your parents. Kayo po yung mga magagaling sa mga paggamit ng gadget. Magtyaga ho kayong turuan ng inyong mga magulang. Okay? Kasama na po dyan na may depende po sa level na kung paano gaano kabilis or kabagal matuto. Pero kung willing pong matuto, ay magpaturo po tayo at matuto po tayo kahit mahirap, kahit paulit-ulit. At kung kinakailangan mag-take note at manood sa YouTube, o kung hindi ka man manood sa YouTube, ay willing ka pa rin matuto. Mag-aral po tayo. So, church leaders, workers, and members, recognize that you need to be a pastor maker. So, ibang pagtuturo po yun kung paano maging pastor maker. At nawa po ay naka-attend na yung iba dyan. At nawa po ay habang nagtuturo po sa mga ibang lugar
ay maka-attend po yung mga hindi pa nakakadalo at tanggapin yun pong katotohanan na bawat isa po sa mga member ng iglesia ay kailangan maging pastor maker. So, hindi po eternally ang pastor na nakatayo ngayon, meron pong papalit. Kaya kailangan pong magkaroon tayo ng patuloy na kaisa sa paggawa ng magiging mga pastor ng ating iglesia within the house. Okay? Hindi po yung without the house or yung sa labas pakukuha. Okay? So, each one of us need to be a builder. Makita po natin dito sa Nehemiah 4 verse 6 ng New King James Version. So, we built the wall and the entire wall was joined together up to half its height. For the people had a mind to work. So, yung pong pagkakaisa upang matapos kung ano yung pinapagawa ng Panginoon, ay makita po natin na kung paanong na-build yung wall. Dahil po sa request ni Nehemiah, ay yung pong pagtatrabaho ng mga tao, hindi nga po kaya ng pastor o ng mga leaders lang ang pagtatayo ng iglesia. Bawat isa po na nasa iglesia, kung kayo ay belong, kung hindi kayo orphan, kayo po ay may tatay na kinikilala at kayo po ay kabilang sa isang church at hindi po kayo grasshopper na hindi malaman kung saan titigil, kung saan talaga yung kanyang bahay, kasama po kayo dun sa mga dapat ay merong a mind to work. Pangatlo, what God requires on our part. So, God requires us to be alert for golden opportunities. Kung paano po yung pagkatawag kay Samuel. Sa 1 Samuel 2:18-19, Samuel's childhood ministry. So, wag po nating mamaliitin na even yung mga bata kayang gamitin ng Panginoon kung ay magpagamit o matatanda. But Samuel ministered before the Lord even as a child wearing a linen ephod. Moreover, his mother used to make him a little robe and bring it to him year by year when she came up with her husband to offer the yearly sacrifice. Si Samuel ay patuloy pong inialay ng kanyang ina at patuloy pong naglingkod and sa panghuhuna po ni Eli at yun pong makita po natin na yun pong hinangad ni Hannah na magkaroon ng anak, pero willing siyang ibigay yung kanyang anak. Dahil yun yung pangako niya sa Panginoon. So, dito po makita natin yung attitude ni Hannah na sabi nga yung inialay niya sa Panginoon dahil alam niya ang Panginoon din ang may pag-aari doon sa kanyang anak. So, ganun din po nawa ang maging attitude natin, mga magulang. Yes, pinag-aral natin, pinalaki natin, pinakain natin. Pero lahat naman po tayo, ang Panginoon ang nag-create at ang Panginoon po ang nagmamay-ari sa atin. At yung pong biyaya ng Panginoon na sabi nga the moment na makita po natin ano yung mga opportunity upang makapaglingkod ang ating mga mahal sa buhay o yung ating anak, huwag po nating awatin. Okay? 2 Samuel 22:32-34, For who is God except the Lord? Ng New King James Version. And who is a rock except our God? God is my strength and power, and He makes my way perfect. He makes my feet like the deer of feet of deer and set me on my high places. So, makita po natin dito na yung pong sa sinimulan ng maliit or yung si kay Samuel na naglingkod ng bata pa siya at yung pong isang biyaya ng Panginoon, yung pong golden opportunity na makita po natin. Ano ba yung mga opportunities sa ating buhay na ibinibigay ng Panginoon at yun ba ay nalalakaran natin? So, yung pong makita natin na minsan ay sa wala pong blessing in disguise, hindi po nagdi-disguise ang blessing. Ay yung pong blessing,
kung marunong po tayong tumingin na ito ay galing sa Panginoon, mapa-business yan, mapa-trabaho yan, mapa-pagpunta sa ibang lugar upang doon ka makapag-minister o sa isang domain na kung saan doon ka tinawag. Sabi nga po, huwag kang matakot kung naandun ka na sa teritoryo mo. Ano ba yung teritory na pinapupuntahan sa iyo ng Panginoon? At tinitignan mo ba yon bilang golden opportunities upang patuloy kang magamit ng Panginoon? So, pang-apat, what God requires on our part para sa atin pong work in progress. So, God requires us to observe the life of others and learn from them. Romans 16:19, "For your obedience has become known to all, therefore I am glad on your behalf, but I want you to be wise in what is good and simple concerning evil." So yun pong obedience natin, makita po natin, nawa ay nagsisilbing isang model sa mga taong nakapaligid sa atin. At yun pong maging wise po tayo in what is good at simple concerning evil. Madiscern po natin agad kung merong mali. Unang-una sa buhay natin, kung merong mali at itama na po natin. At dito po sa Romans 16:19-20 ng The Message. "And so, while there has never been any question about your honesty in these matters, I couldn't be more proud of you. I want you also to be smart, making sure every good thing is the real thing. So don't be gullible in regards to smooth talking evil. Stay alert like this, and before you know it, the God of peace will come down on Satan with both feet, stamping him into the dirt. Enjoy the best of Jesus." So yung pong pag-observe natin sa buhay ng iba at yung kung paano nga pong dinitalya sa atin ni Pastor Wilbert, yung pong Hebrews 11, yung pong heroes of faith, yung sample, example, evidence ng mga taong lumakad sa pagsunod at yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Sino po ba yung mga taong tinitignan natin ang kanilang pananampalataya at patuloy po natin gustong sumunod sa kanila? Yun pong bang kanilang pagsunod na nakita natin, gugustuhin na rin po natin na yung maging obedient din tayo sa ating paglakad sa Panginoon. So, yun pong tignan natin, mag-observe po tayo kung paanong yung mga tao na sumusunod sa Panginoon ay nakakamit din nila ano yung mga bagay na ipinangako ng Lord, lalo na po yung mga conditional promises. Kasi minsan, angkin lang tayo ng angkin ng mga promises ng Panginoon na hindi naman tinitignan ano ba yung requirement ng Lord para maibigay niya itong pinangako niya. So, panglima, what God requires on our part. So, God requires us to take the challenge of growth for growth and maturity. Ephesians 4 verse 16 ng The Message, "He keeps us in step with each other. His very breath and blood flow through us, nourishing us so that we will grow up healthy in God, robust in love. The old way has to go." So, not all churches have the same vision or mission dahil nilikha po tayo ng Panginoon at inilagay sa mga lugar kung saan naroroon tayo na meron po tayong mga specific na assignment, specific na taong kailangang i-minister. So, wag po tayong maiinggit or maghihinanakit or magagalit doon sa ginagawa ng iba. At patuloy po nating angkinin at patuloy tayong makigalak kung meron man po silang, ang bawat isa ay meron pong nagiging successful sa kanilang mga ginagawa sa ministry or sa personal na buhay. Dahil alam po natin na may iisang Diyos na patuloy po nagpapala sa atin. Antayin lang po natin yung panahon natin.
So, kung hindi po lahat ng churches have the same vision or mission, nor churchgoers or members are the same in the way of expressing their worship or the way of doing things. So, hindi po natin pwedeng ipilit sa iba, yun pong ating ginagawa at yung way ng ating paggawa. Dahil meron pong kaparaanan na ginagawa ang mga tao or mga churches na iba po sa atin. Hindi po natin pwedeng ipilit o ipagpilitan. Makigalak na lang po tayo sa kanilang ginagawa at patuloy po nating tanggapin na may mga iba-ibang kaparaanan na ginagawa ang mga iglesia at maging ang individual na tao. So, meron pong unity in diversity. Ephesians 4:7 to 13 ng The Message Bible. But that doesn't mean you should all look and speak and act the same. Out of the generosity of Christ, each of us is given his own gift. The text for this is, he climbed the high mountain, he captured the enemy and seized the plunder, he handed it all out in gifts to the people. Is it not true that the one who climbed up also climbed down, down to the valley of earth? And the one who climbed down is the one who climbed back up, up to the highest heaven. He handed out gifts above and below, filled heaven with his gifts, filled earth with his gifts. He handed out gifts of apostles, prophet, evangelist, and pastor teacher. Ano pong purpose ng pagbibigay ng gifts? To train Christ's followers in skilled servant work, working within Christ's body, the church, until, we're all moving rhythmically and easily with each other, efficient and graceful in response to God's Son. Fully mature adults, fully developed within the and without, fully alive like Christ. Sa Ephesians 4:14 to 15, no prolonged infancies among us, please. Will not tolerate babes in the woods, small children who are easy prey, predators. God wants us to grow up to know the whole truth and tell it in love like Christ in everything. We take our lead from Christ, who is the source of everything we do. Pang-anim. So, yun pong maturity natin at patuloy pong yung pag-take natin ng challenge. Yan. Yung pagtanggap po ng challenge para tayo po ay patuloy na lumago. So, pang-anim po, what God requires on our part? God requires us to inspire others through our initiative. So, meron po tayong kusang or yung parang pong pagsisimula or yung tayo yung magsisimula. Titus 2:11 to 12. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. So, nung time po na sinulat ito kay Titus, even po sa panahon natin ngayon. So, yun pong yung to live soberly, righteously, and godly in the present age. Applicable po even sa panahon po natin ngayon. At patuloy po tayo maging inspiration sa iba na sa kabila ng pandemic, sa kabila ng lahat ng mga pinagdaanan,
ay nakatayo pa rin po tayo at patuloy pong merong pag-asa na may mababago sa buhay at kabuhayan natin maging sa ating kalusugan. So kasama na po dyan na yun pong mga pinagdaanan natin, matuto po tayo. Sa Titus 2:11-14 ng The Message Version po, God's readiness to give and forgive is now public. Salvation's available for everyone. We're being shown how to turn our backs on a godless, indulgent life and how to take on a God-filled, God-honoring life. So kung meron man po tayo mga bagay na tinalikuran before, kailangan may ipinalit tayo. Sabi nga eh, how to turn back on a godless, indulgent life, kailangan naman, alam din natin, how to take on a God-filled, God-honoring life. This new life is starting right now and is whetting our appetites for the glorious day when our great God and Savior, Jesus Christ, appears. He offered Himself as a sacrifice to free us from a dark, rebellious life into this good, pure life, making us a people He can be proud of, energetic in goodness. At pangpito po, what God requires on our part? So, God requires us to never quit, never surrender. Hebrews 12:1-2 ng The Message. Do you see what this means? All these pioneers who blazed the way, all these veterans cheering us on, it means we'd better get on with it, strip down, start running, and never quit. No extra spiritual fat, no parasitic sins. Keep your eyes on Jesus who both began and finished this race we're in. Study how He did it. Because He never lost sight of what or where He was headed, that accelerating finish in and with God. He could put up with anything along the way, cross, shame, whatever, and now He's there in the place of honor, right alongside God. When you find yourselves flagging in your faith, go over that story again, item by item, that long litany of hostility He plowed through that will shoot adrenaline into your souls. So, makita po natin at madali pong maunawaan itong version na ito ng The Message, lalo na po yung pagdating sa spiritual fat. Yan, makita po natin at yun pong parasitic sins. At yun pong adrenaline. Alalahanin po natin yung pinagdaanan ng ating Panginoong Jesus para po tayo ay iligtas sa kasalanan at mismong siya na ating model. Hindi po siya nag-quit o sumurrender dun sa kanyang assignment. At yun pong biyaya ng Panginoon na makita po natin na sabi nga eh, what God requires on our part. So, do our best to become the workman approved by God. So, question po, what areas in your life that need minor or major improvement to be an approved workman of God? Evaluate yourself where you are now in your walk with God. At pag na-evaluate nyo na po at nalaman nyo saan kayo nadapa o kailangan bumangon o kailangan pa mag-improve, then we need to possess or yung the mind to work. So yung pong ano po yung gagawin natin kung na-evaluate natin ang ating sarili,
kung na-evaluate po tayo ng ating mga employer at sinabihan tayo, o itong area na to kailangan mo mag-improve, ano ang gagawin mo? Kung bibigyan ka ba ng paraan upang mag-improve, paano mo gagawin ang mga bagay-bagay, willing to learn ka ba? Teachable ka ba? Pangatlo, sabi nga po sa ministry, di ba? Walang retirement age, walang retirement na plan. Pero kung paano pong sa kumpanya, nagpaplano ka hanggang kailan ka magtatrabaho, anong edad? So, sa Panginoon po, when we have the mind to work, until when do you want to work for the Lord? So, kayo po makakasagot niyan. Pangatlo, we need to be alert for golden opportunities. So, what is your action plan when an opportunity comes your way and you know that it is from God? So, meron na po ba kayong plano, o ang plano nyo lang ipagpipray ko? Kung may ipinagpipray ka at may pinlano ka na, madali mo nang malaman kung yung may dumating na oportunidad sa'yo, yun na yung sagot sa iyong pinapanalangin. Pang-apat, we need to observe the life of others and learn from them. Whose life are you observing for the purpose of learning? Hindi po yung dahil gusto mo lang magbarites or naiinggit ka lang. Pero yun pong inoobserva mo dahil gusto mong matuto. Sabi nga po, may mga pagtuturo ang Panginoon sa buhay ng iba na hindi na natin kailangan maranasan bago tayo matuto. Yun lang, mag-observa tayo sa buhay ng iba, matuto na tayo. Malaking kabawasan na po doon sa mga kailangan pa nating danasing mga pagsubok or problema. So, maging sa yun pong yung purpose ng learning mula sa kanilang mga mistakes, failure, at maging sa kanilang success. Meron tayong tinitingnang pattern. Bakit ba siya nagkamali? Bakit siya nag-fail sa ganitong area? At paano siya nagkaroon ng success sa ganitong area? Kailangan pong matuto tayo. At humanap ng mga paraan upang makita natin, magtanong tayo, makipag-usap tayo, at maging teachable po tayo. Pangliwa, we need to take the challenge for growth and maturity. What do you think are the challenges that you will encounter? And how do you plan to face them, or yung action and reaction mo, in order for you to grow in maturity? Mahirap naman pong matanda ka na iisip bata ka pa rin. So, isang bagay po na alamin natin na yun pong challenge for growth and maturity sa ating buhay Kristiyano, the way na kinakandak po natin ang ating pamilya, ang church, kung tayo po ay leader, ang mga small groups, kung meron tayo, paano po natin hinaharap yung challenge para sa growth and maturity. At tayo, totoo ba tayo ay nagmamature? Pang-anim, we need to inspire others through our initiative. Who are the specific people you intend to inspire by your initiative? Mapa-ministry po yan, mapa-sabi na natin secular work. Maging sa pagnawa po yung mga kabataan na alam po nating susunod or papalit sa atin the moment we finish our race, na sila naman po ang itatayo ng Panginoon. Inspire po natin sila. Hindi lang natin ituturo yung mga pinagdaanan nating mahihirap, but even yung mga success, paano natin nakamtan. At yung mga sakripisyong ginawa natin para makamtan yun. Hindi po ang buhay ay bed of roses. Yung roses may thorns. Ituro din ho natin sa kanila para maiwasan nila yung thorns. Okay? At huwag sila maging thorn in the flesh. So, pang-pito, never retreat, never surrender. What is your action plan to never retreat, never surrender?
when challenges or success or prosperity comes. Kailangan po meron tayong action plan na hindi tayo susuko at hindi po tayo susurrender. Hindi tayo tatakbo palayo at hindi po tayo susuko. Kung paano nga pong yung covenant, relationship, walang iwanan, walang laglagan. Ganun din po sa ating pagsunod sa Panginoon para po matapos yung kanyang sinimulang trabaho sa atin. Nasabi po eh, yung ang he who began the good work in you will be able ang Panginoon to complete it kung makikita po niya na tayo po ay patuloy pong nagpa-participate sa kung anong ginagawa niya sa ating buhay. Tayo po ba ay nag-yield sa kung ano ang kanyang gusto? Sabi nga po ni Pastor Wilbert na you lose sight of the primary call of God in your life if you will rely and wait for miracle experiences. Kung paano pong yung journey natin sa pagsunod sa Panginoon until na maabot natin yun pong ipinagagawa sa atin ng Panginoon at matapos yun. So, kinakailangan po natin na maging be a work in progress, unfinished, but persistent and diligent. Magandang araw po sa bawat isa at tayo po ay manalangin. Our Heavenly Father, I give them your word at salamat po Panginoon. I pray Father God na sa mga tumanggap patuloy mapapong ipaunawa sa kanila at patuloy pong ma-realize nila Panginoon na ikaw na patuloy na gumagawa sa pool ng makilala ka namin ay nagpapatuloy pa sa paggawa kung willing and obedient lamang kami at patuloy po nag-yield sa iyong banal na espiritu sa mga bagay na ginagawa sa amin. Maging ito ay hindi kami komportable, I pray, Father God, that you will strengthen our faith, strengthen our character, at patuloy po na yung mindset namin ay palagi na, Panginoon, nakatuon sa iyong mga salita, sa iyong mga prinsipyo, at patuloy, Panginoon, na ikaw ang masunod sa aming buhay. Pagpalain mo po ang School of Church Builders at patuloy po, Panginoon, na ang iyo pong biyaya ay sumagana sa mga SCB teams, Panginoon, na gumagawa sa amin pong spiritual director, maging sa kanyang asawa, na katuwang po niya sa mga lugar na kanilang pinupuntahan. Thank you, Father God, for your faithfulness and your goodness at sa provision mo po sa bawat isa. Maging sa SCB team na patuloy pong gumagawa at katuwang, Panginoon, upang kung ano yung sinabi mo o Diyos ay magagawa at patuloy pong makikita ang manifestation, ang evidence sa buhay po ng bawat isang sumusunod at nagpapasakop sa iyong kalooban. Pagpalain mo po at patuloy na palakasin ang bawat isa at maging pagpalain mo, Lord, ang aming bansa at salamat po sa mga pagbabagong gagawin mo pa through your church upang ang destiny ng aming bansang Pilipinas ay patuloy pong mangyari. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, magandang gabi po sa bawat isa.